Tara at magluto naman tayo ng paksiw na isda. Kaya, let's go! Okay, ganito ako magluto ng paksiw na isda. This is also my own version. So, ang pinili ko na isda ay matambaka. Ganyan lang kadami. Yan, half kilo. Binili ko siya ng 140. Tapos, instead na kamyas, mangga ang aking gagamitin dahil hindi season ng kamyas. Meron akong luya, sibuyas, bawang at saka okra. Ganyan. Para masarap ipang pair sa sa fried rice. Ito talaga ang paksiyo pang pair sa fried rice. Ito naman yung aking pangtimpla sa paksiyo. Lagi akong merong ginisa flavor seasoning mix, small amount of salt, at saka ang pepper na powder. Tapos, nilalagyan ko ng konting-konting mantika. Mga 2 kutsarang mantika. So, syempre, balatan muna natin ito. Mangga. I-prepare muna natin lahat ang mga ricados na iahalo. Ganito ako magbalat ng mangga. Yung iba, pabaliktad. Ako hindi. Oops, meron. Ayan. Nisira konti yung mangga. Tingnan natin sa kabila ng side. Kung wala siyang sira. So, dito na lang sa kabila na side yung gagamitin natin. Iwain na natin siya para hindi na siya masali doon. Ayan. Tapos tapo na natin ito. So, dapat bago na hiwain, hugasan na siya para tuloy-tuloy ang inyong paglagay pag inilagay niyo na siya sa lutuan. Ganyan na kadami na mangga. Sa okra naman ako, ang ginagawa ko, ito, tinatanggal ko yan. Yung ulo na part, hindi ko yan sinasabi. Hindi ko ito, ayan. Tinatanggal ko yan isa-isa. Ang iba, nilalagay na agad. Hindi ko yan sinasabi. Pwede din lagyan nyo ng talong. Ang iba nilalagyan ng talong, nilalagyan ng okra. Ito okra, of course. Ang iba nilalagyan ng palayam. Ako hindi ko nilalagyan kasi para pag gusto man ng mga batang kumain, hindi, minsan kasi nagiging pait, mapait. So, para hindi siya mapait, para safe, hindi ko nilalagyan ng ampalaya. Yan lang, okra lang. Kahit ganito lang kalaki na na luya. Huwain-huwain natin. So, ito yung bawang na iahalo natin. Ako, iwa-iwain ko muna ito. So, ito na, iniwa-iwa na natin ng ganyan, kaligyan. Ito din iiwain ko sa kabilang side ng kitchen. So, ganito kalalaki ko, hiniwa yung luya ko. So, ito na ang mga ricados. May asin, pepper, ginisa mix, pang timpla.
Ayan, let's go. Start na tayo. So, ito ang gagamitin ko na lutuan. So, ilagay na natin yung isda. Teka lang. Lalagyan ko muna siya ng ito. Parang ibabanig ko yung ibang ricados. Babanig ko muna siya sa ilalim. Ayan. Babanig ko sa ilalim. Meron na sa ilalim. Meron din na sa ibabaw. Ayan. Saka natin ilalagay yung mga fish. Kunti lang po talaga ang niluluto namin kasi para hindi siya hindi matagal, maubos agad. Okay lang na magluto na naman ulit. So, ilalagay na naman natin yung ating mga ricados. Ayan. Okay. So, ilalagay ng mga okra sa mga gilid. Ayan. So, ito na, isusunod na natin yung ating asin. Okay. Tapos, yung pepper para medyo siya, may sipa ng anghang. At syempre nakalimutan ko ang ating suka. Okay. May konti tayong suka ilalagay. Tapos, meron ding konting water. Lalagyan ko yan ng konting water. At isusunod na natin ang aji ginisa. Ayan, konti lang para hindi masobra. So, ayun na. At isasalang na natin ang so, ganun-ganun lang ang complex. Isasalang na natin ito. Yan, nasalang na natin. Tapos, syempre, tatakpan muna din natin. Yan. Dati, ang lutuan ko ng paksiw ay palayok. Kaya lang, na basag yung palayok. Kaya, bibili na naman ako ulit ng ibang palayok para sa pangpaksiw. O kahit sa ibang luto, pwede ang palayok. Masarap iluto sa palayok sana. Okay, bubuksan na natin. At ayan. Pinupuyok mo. Medyo i-ano pa natin ng konti. Yan ang palatandaan pag luto na yung isda. No? Lumalabas na yung mata. Siyempre, titikman muna natin. At ayan na, luto na ang ating paksiw na isda with mangga and okra. At ayan na yung ating paksiw. Nilagay ko na sa lagyan para tayo ay kumain na. Ito na at luto na ang ating paksiw with okra and manga. Thank you for watching, everyone.